Good day mga ka-sports natin dyan, Akari Chargers! Pinaghandaan na ang paparating na VVL kung saan nga magsisimula na to sa October. Madalas nga mga ka-sports natin dyan mabash ang ating coach Sosa De Brito dahil nga sa kanyang mga fresh, younger and taller na pangarap nga para sa Team Philippines at hindi nga tayo nakakapasok sa top 4 nang siya nga ang isang coach. Bagamat ang nasabi nating Chocomucho Flying Titan ay nakapag-podium finish nga pero sa under ito ng coach na si Dante Alinsunurin. Pero ang Team Philippines na hawak nga ng ating coach Sosa De Brito ay talagang olats talaga palagi pagdating nga sa international. Pero dito ngayon mga ka-sports natin dyan sa paparating na VVL ay pinaghandaan talaga to ng ating coach Jorge, sapagkat nga mga ka-sports, bago nga magtapos ang kanyang kontrata sa Akari Chargers, kinakailangan talaga na may gusto siyang mapatunayan bago nga siya umalis sa Akari Chargers dahil papatapos na nga ang kanyang kontrata. Alamin natin ang first six ng ating coach Sosa De Brito na mas pinalakas daw di umano. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, huwag kalimutan i-like, i-share ang ating videos at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para laging updated sa lahat ng issue pagdating sa volleyball. Susunod na! Drop it! Narito na nga mga ka-sports natin dyan ang mas pinalakas na Akari Chargers na paparating na. Humanda na kayo mga ka-sports dahil babawi na nga ang Akari Chargers. Alam natin ang ating coach Sosa De Brito ay talagang masipag nga sa kanyang hangarin rin sa Akari Chargers. Kahit nga sabihin natin mga ka-sports natin dyan na madalas nga siyang mabash dahil nga olats palagi ang kanyang hinahawakan na team. Pero ngayon mga ka-sports natin dyan, paparating na VVL, ay mas malakas daw di umano ang kanyang mga players dahil nga pinaghandaan to ni Coach Jorge, kung saan nga mga ka-sports ay marami nga sila mga bagong players at talagang matatangkad to at mga palaban mga ka-sports, at meron nang napatunayan pagdating nga sa UAAP. Dahil nga malakas to mga ka-sports ay tinatantya talaga ng mga fans nga ng Akari na sana daw di umano ay makapasok na itong Akari Chargers dahil ilang taon na rin tong hinahawakan ng ating coach Jorge at makailang beses na rin silang lumahok nga sa VVL maging sa international. Karamihan nga ay galing sa Akari, subalit nga olats ito maging ang international players nga natin sa women's volleyball na hinawakan niya ang NU Bulldogs ay olats pa rin mga ka-sports. Pero ngayon, narito na nga ang mga bagong players ng ating Coach Jorge na talagang sasabak na sa October. Unahin na natin dyan ang bagong recruit na napakalakas, walang iba kundi ang ating Fifi Sharma. Well, sa totoo naman mga ka-sports natin dyan ay magaling naman talaga itong si Fifi dahil nga meron na siyang napatunayan pagdating nga sa UAAP at syempre nagkaroon na nga rin siya ng gold medal. Bago niya nga lisanin ang nasabi nating De La Salle ay talagang naging emotional daw di umano ang ating Fifi Sharma dahil nga alam nila or alam niya na talagang mamimiss niya ang kanyang mga dating ka-teammates dahil nga mga ka-sports ay matagal na rin daw di umano ang kanilang pinagsamahan at parang magkakapatid na nga sila sa De La Salle. Pero syempre mga ka-sports, mas ginusto na daw ng ating Fifi Sharma na makapasok nga agad sa pro dahil nga nirecruit nga siya mga ka-sports natin dyan ng ating napakaganda na si Mozi Ravenna, kung kaya nga mga ka-sports ay nakuha itong si Fifi at napapayag nga na maglaro na nga agad sa pro. At ngayon nga mga ka-sports, ito na ang kauna-unahan nga ang pagsabak nga ng ating middle blocker na maganda at matangkad na si Fifi. I hope na talagang matatag na ngayon ang middle blocker na posisyon ng Akari dahil nga makakatulong itong si Sharma dahil malakas ito mga ka-sports. Aasahan natin na bibigyan tayo ng magandang laban ng ating Fifi Sharma sa paparating nga na October. Sa tingin nyo mga ka-sports, makakatulong kaya si Fifi? Pero nakita ko mga ka-sports na talagang magaling itong si Fifi nang nakita ko na nagtitraining nga. Kung kaya nga mga ka-sports, baka gulatin nga tayo ng Akari. Speaking nga mga ka-sports natin dyan sa isa pang middle blocker na talagang gugulatin tayo, narito na nga mga ka-sports ang veterana na rin na makakatulungan ni Fifi Sharma sa kanilang net defense. Walang iba kundi ang ating napakagaling rin na si Dindin Santiago Manabat.
Noon pa man mga ka-sports natin dyan, alam na rin natin na may angking kagalingan itong si Dindin Santiago Manabat at marami na nga siyang napatunayan pagdating nga sa larangan ng volleyball. Pero dito mga ka-sports natin dyan, sa Akari Chargers ay kitang-kita talaga natin na talagang hirap na hirap talaga ang mga players dito dahil nga noon ay wala masyadong katulong itong si Dindin Santiago Manabat at parang ang pinapasan niya ang kanyang team. Pero nang nakapasok na nga itong si Faith Nisperos ay medyo gumanda-ganda na mga ka-sports natin dyan ang nasabi natin standing ng Akari. At ngayon nga mga ka-sports natin dyan ay talagang solid na ang nasabi natin Akari Chargers dahil nga malulupit na ang mga bagong players dito ng Akari at ang kanilang mga dating ang mga seniors na ay mas pinatatag na nila ngayon ang kanilang opensa at depensa gaya nga din Dindin Santiago Manabat na isa talaga sa mga palaban sa loob ng court. Talagang aasahan natin na maiaangat nila ang kanilang standing. I hope na makapasok na nga sila sa top 4 dahil nga pinaghandaan daw ito ng Akari ang kanilang laban nga dito sa PBL. Makikita nga natin talaga mga ka-sports natin dyan noong huling laban nila nang nakaharap nila ang defending champion na Creamline Cool Smashers ay medyo nga nahirapan nga ang Creamline na kanilang mapataob ang Akari. Talagang palaban na ngayon ang Akari Chargers. I hope talaga mga ka-sports na mas mag-level up pa ang mga players ng Akari para mabigyan nila ng magandang laban ang kanilang mga makakatapat. Speaking nga sa palaban at magaling, dumako naman tayo ngayon sa pagiging outside spikers. Walang iba kundi ang ating napakagaling ren na si Faith Nisperos. Maganda to mga ka-sports natin dyan dahil meron na tayong Fifi Sharma na matangkad, meron na tayong Dindin Santiago na matangkad at narito pa ang ating Faith Nisperos na sobrang tangkad din. Kung kaya mga ka-sports natin dyan, talagang makikita natin na baka talaga makapasok na sila sa top 4 at magulat na nga dito maging ang defending champion dahil nga wala na nga si Gia Morado de Guzman, wala na sila masyadong masasabi natin na number 1 setter. Ay eto na ang pagkakataon mga ka-sports. Ang Akari naman daw ang hahataw pagdating sa PBL. Aasahan natin yan dahil nakita naman natin ang mga galawan ni Faith Nisperos ay pang veterana na talaga at palaban. Speaking nga sa veterana at magaling, narito pa ang kanyang katulong, walang iba kundi ang ating Elis Soyod. Hindi rin natin maitatanggi na ang ating Elis Soyod ay isa rin sa ating mga pinakamagaling rin na balibulista sa ating bansa. At syempre mga ka-sports, ng panahon niya naman sa collegiate ay marami na siyang napatunayan nang nasa De La Salle siya at makailang beses na nga silang nagkaroon nga ng medal na gold. At higit sa lahat mga ka-sports, marami na rin siyang experience dahil nga nakapaglaro na rin siya sa ating national team kung saan nga ay isa rin siya sa nakikipagpukpok sa loob ng court at maganda naman ang kanyang naging performance sa international game niya. Bilang manlalaro, alam natin na palaban talaga si Elis Soyod at hindi rin yan magpapatalo. At speaking nga sa hindi rin magpapatalo, nariyan pa ang palaban na si Erica Raagas. Kapansin-pansin naman talagang nag-level up na rin ang galing ni Erica Raagas. At mas maganda na nga ngayon ang team ng Akari dahil noon ng kauna-unahan ng lineups ng nasabi natin na Akari ay halos si Erica Raagas lang ang bubuhat sa kanyang team. Pero ngayon narito na nga si Dindin Santiago Manabat, Fifi Sharma, Faith Nisperos, Elis Soyod. At talagang masasabi natin na very solid na ang Akari Chargers. Magaling yan si Raagas kahit aabangan natin ang kanya na naman magiging pagpapakitang gilas sa loob ng court. At syempre, dadako naman tayo ngayon sa kanilang libero na si Bang Pineda at ang setter nga na si Jaja Maraginot. Alam natin na solid naman ang dalawang ito pero ang namataan ko kasi at napansin ko sa talagang puspusan ngayon na nagtitraining na lineups nga ng Akari ay si Michelle Cobb nga ang magiging main setter nga ng nasabi nating Akari Chargers. Pero syempre minsan ay si Maraginot pero baka nga lumipat si Maraginot sa bagong sister company ngayon ng nasabi nating Akari ang NX lead nga mga ka-sports. Pero abangan pa natin yan pero si Michelle Cobb kasi yung nakita kong nagtitraining pa lang kasama ni Bang Pineda.
So yan nga mga ka-sports natin dyan, inyo na nga pong nakilala ang bagong lineups ng nasabi nating Akari Chargers. Mas pinalakas to mga ka-sports dahil nga narito na si Fifi Sharma na isa nga sa mga magpapalakas sa team ng Akari. Well, abangan na lang natin to mga ka-sports natin dyan kung gaano ba talaga kalakas ang nasabi nating team nga ni George De Brito. Kaya't sa mga nag-aabang dyan, baka mamaya ay gulatin na tayo ni Coach Jorge sa kanyang bagong lineup. Sa tingin nyo, kakasan na ba sila at papalag at makapasok kaya sila sa top 4? Comment lang kayo sa baba para sa inyong mga reaksyon.